Guys, no, si William Gatchalian na mismo nagsabi, no, na binaboy daw ng tatay ni Alice Goy yung birth certificate. Pineke. Kainga natin, ano? Binaboy niya yung late registration ng ating bansa. Eh. Oh, binaboy nitong tatay ni Alice Goy yung late registration ng ating bansa. Itong si Angelito Go, sasama ko sa resolution para mapatawag rin. Dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. No? Meron tumatakbo bilang mayor, masyadong garapalan. Eh. Garapalan na. Isang beses niya finake yung birth certificate. Apat na beses siya nag-fake ng birth certificate. Apat na beses nag-fake ng birth certificate. So, si Junggong lang ba nagsabi na peke ang birth certificate? Ako ba nagsabi? Diba? The evidence does. Oh, mabingi ka rito sa sinasabi ni Sherwin. Sherwin, di ba? Apat na beses siya nag-fake ng birth certificate. Ilang beses nag-fake ng birth certificate? Apat na beses na pineke. Sabi, hindi yan, hindi yan, ikaw lang nagsasabing fake yan. O hindi fake. Ano, pineke. Di ba? Aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go, lahat fake ang binigay na information. Doon sa pangalan ng father, sinulat niya doon, lahat ang Hilito Go. Pero ang pangalan niya is Jiang Jong Go. Tinanong doon, nationality, sinulat niya Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese. Chinese, Four times niya ginawa yun. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni Wesley Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate. Kaya nga dahil nga po peke at hindi ma-verified, no, karapatan ng government na questionin kahit sinong agency, trabaho man yan, eskwelahan, akadim or company, na i-verify yung mga documents, no, na ipinapasa sa kanilang tanggapan. Kung hindi nila makita yung mga records nung sinasabi na graduate dito, graduate ng Harvard, doctoral ka, or Pilipino ka, lalo pa yun, mayor siya, sinasabi niya Pilipino daw siya, ay kailangan niyang i-prove yun dahil walang makitang records eh. Nasa kanyang burden of proof. Kasi requirement yun ng batas na patunayan mo na Pilipino ka, eh nagpasa siya ng peke. Peke, di ba? Kami ng resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil dun sa hearing, lumalabas na meron 300 plus na mga fake birth certificates, of which fake. 60 plus foreigners ang kumuha. So, magpo-file ako ng resolution to investigate that. So, fake, ano? So, ulitin natin, baka sabihin nyo, ako na naman nagsabing peke eh. Bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. Meron tumatakbo bilang mayor, masyadong garapalan. Garapalan. Isang beses niya finake yung birth certificate. Apat na beses siya nag-fake ng birth certificate. Apat na beses nag-fake ng birth certificate. Sino nagsabi na fake yung birth certificate? Sherwin Gatchalian. Maliwanag yan, ha? Baka mamaya sabihin nyo, ako na naman nagsabi na fake. Ayan, maliwanag siya nagsabi. Peke. Saka, ang nagsasabing hindi peke, tanga yun. Obviously, kitang-kita naman sa mga ebidensya na kung ano-ano mga dun daw siya na pinanganak sa ano, di ba? Walang record nung pagkabata, walang birth record, hindi man lang siya nagpabakuna nung bata, walang barangay record, hindi man lang yung nanay niya bilang ano, syempre buntis, hindi man lang nagpaprenatal, walang doktor. Wala man, nung baby siya, hindi mala nagkasakit. Sino doktor niya ron? Diba? So, sino nagpapatunay na nakita siya nung baby siya? Diba? Wala. Lahat ng mga nando doon, namamatay. Yung engineer, namatay. Yung nag-ayos ng birth certificate niya sa local civil registrar, dinukot, pinatay din. So, saan ka pa? Diba? So,
obvious naman, 'di ba? Huwag tayong magtangatangahan dito. Si Sherwin Gadiel yan ang nagsabi na pinike. So, senador na yan. So, sabi niya pinike. Pag sinabi niya pinike, pinike yun dahil hawak isang senador eh. So, yun lang po muna at maraming salamat. I love you all. Paki-like and share na lang at subscribe. Thank you po.